Alamat ng Butanding. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Bicol, ay may isang lalaking kinatatakutan ng mga tao. Siya ay si Tanding. Siya ay kinatatakutan dahil isa siyang higante. Kasinlaki at kasingtangkad niya ang pinakamataas na puno sa bayang iyon. Walang nakakaalam kung bakit siya lumaki ng ganoon. Pati ang kanyang mga magulang, noong nabubuhay pa ang mga ito, ay hindi rin maipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil sa laki ni Tanding, walang damit na nagkakasya sa kanya. Tinatakpan na lamang niya ang kanyang katawan ng mga dahon at pinatagpi-tagping balat ng katawan ng bunong kahoy. Dahil kinatatakutan si Tanding ng mga tao, tumira siya sa malayong lugar ng bayan, malapit sa dalampasigan. Tanging ang batang si Eli ang hindi natatakot sa kanya. Sa dalampasigan, lagi silang nakikita ni Eli. Doon ay nagkukwentuhan sila at madalas ay lumalangoy sa dagat. Sa tuwi na ay nakasakay sa balikat niya si Eli kapag sumisisid sila sa dagat. Nasisiyahan sila sa magagandang tanawin sa ilalim niyon. Nang malaman ng mga magulang ni Eli ang pagiging malapit niya kay Tanding, pinagbawalan siya ng mga ito na makipagkita dito. Nag-aalala ang mga ito na baka mapahamak siya sa pakikipagkaibigan sa higante. Mabait po si Tanding, siya ang aking matalik na kaibigan. Malaki lamang siya pero hindi siya nananakit ng tao. Hindi po ba't ang ugali ng tao ang higit na mahalaga kaysa sa kanyang kaanyuan? Pangangatwiran ni Eli sa kanyang mga magulang. Isang araw, isang hindi magandang balita ang dala ng pinuno ng bayan. May bagyong darating! Darating ito anumang oras ngayon. Mga kababayan, kailangan manatili tayo sa ating mga bahay. Ang sabi sa kabihasnan, malakas na malakas daw ang hanging dala ng bagyo. Natatakot na ibinalita nito sa lahat. Dumating ang oras na kanilang kinatatakutan. Habang palapit ang malakas na hangin ay nagtakbuhan ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Dinig na dinig nila mula sa kani-kanilang mga bahay ang malakas na ugong ng hangin sa labas. Wala silang magawa kundi hintayin na lamang ang kung anumang masamang mangyayari. Pero nagulat ang lahat nang biglang tumigil ang hangin. Nang sila ay nagsilabasan, namangha sila sa kanilang nakita. Si Tanding, nagawa nitong pigilan ang hanging nananalasa sa bayan gamit ang mga kamay at katawan nito. Pagkapagkwan, ay buong lakas na hinipan nito palayo sa bayan ang malakas na hanging dulot ng bagyo. Nasaksihan ng lahat ang ginawa nitong kabayanihan. Natuwa ang taong bayan sa ginawa ni Tanding. Mula noon, hindi na kinatakutan ng mga tao si Tanding. Malaki ang pasasalamat nila rito. Lagi nilang binibigyan ito ng mga pagkain. Ang mga bata naman ay nakikipaglaro na rito. Sa pagsisisi nito sa dagat, lagi na nitong kasama ang mga bata kasabay sa paglangoy. Tuwang-tuwa si Eli. Sa wakas ay napatunayan niyang hindi dapat katakutan si Tanding. Bagkus ay dapat mahalin ito ng mga kababayan. Nang masunog ang mga taniman ng mais at iba't ibang gulay ng buong bayan, dagling pinatay ni Tanding ang apoy. Pinag-aapakan niya iyon upang hindi kumalat ang sunog. Nang umulan ng malakas, hinarang niya ang rumaragasang tubig na nanggaling sa kabundukan upang hindi masalanta ng baha ang bayan. Bilang pasasalamat, nagpasya mga taong bayan na regaluhan si Tanding sa kaarawan nito. Si Eli ang nagmungkahi na bigyan ito ng damit. Dahil marunong si Eli na magkulay ng tela, siya ang gumawa ng disenyo ng damit. Kulay abo iyon na may puting bilog-bilog na palamuti.
Tumulong ang buong bayan upang tahiin ang napakalaking damit ni Tanding. Lahat ay tumulong upang paghandaan ang mahalagang araw na iyon. Nag-ambag-abang sila para sa handaan, nagtulong-tulong sa pagluluto. Sumapit ang kaarawan ni Tanding. Lahat ay nagsalo-salo. Suot na rin ito ang damit na inirigalo nila rito. Pero habang nagkakasiyahan ang lahat, nakaramdam sila ng dagundong mula sa lupa. "Lumilindol! May lindol!" sigaw ng mga tao. Dahil sa malakas na lindol, gumawa ng alon ang dagat. Nagulat ang lahat nang makita nila ang malalaking alon na rumaragasa palapit sa kanila. Pero huli na dahil sumalpok ang mga alon sa mga tao at dinala sila papunta sa dagat. Dagling nilusong at nilangoy ni Tanding ang malalaking alon. Pinagsasagip niya ang mga taong inaanod ng mga alon palayo. Isa-isang dinala niya ang mga ito sa bundok kung saan ligtas ang mga ito sa malalaking alon. At nang nasagip na niya ang lahat, ay hapung-hapu siyang napasalampak. Pero napansin niyang wala sa kanyang mga nasagip si Eli. Nakita niyang inaanod ng alon si Eli sa malayo. Humihingi ng saklolo. Dagling nilagoy niya ang dagat at sinagip si Eli. Ngunit nang madala si Eli sa ligtas na lugar, siya namang paghampas ng malakas na alon kay Tanding. Tumama ang ulo nito sa isang malaking tipak ng bato. Nagdugo ang ulo ni Tanding. Nagimbal ang lahat nang makita nila ang dugong tumadaloy mula sa ulo nito. Sa ilang sandali lamang ay nagkulay pula ang dagat. "Tanding!" sigaw ni Eli. Pinuntahan niya ang halos wala ng buhay na si Tanding. "Tanding! Tanding!" umiiyak na tawag niya rito. Dahang-dahang binuhat si Eli ni Tanding sa palad nito. "Babalik ako, Eli." Pagkaraan ng ilang saglit ay dahan-dahang bumaba ang palad ng wala ng buhay na si Tanding. Nagluksa ang buong bayan sa pagpanaw ni Tanding. Inihiga nila ito sa malaking balsa. "Sabi mo'y muli kang babalik, hihintayin kita, Tanding," sabi ni Eli sa isip. Dahan-dahan ay pinanood nila ito sa dagat, hanggang sa ito ay mawala na sa kanilang paningin. Mula noon, laging nasa tabing dagat si Eli, hinihintay ang pagdating ni Tanding. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buwan at taon, nanatiling naghihintay si Eli. Laging gulat niya nang isang tag-araw ay may nakita siyang isang napakalaking bagay na lumalangoy-langoy di kalayuan sa karagatan. Sumakay siya sa isang bangka at nagtungo roon. Nakita niya ang napakalaking isda na palangoy-langoy. Kamukhang-kamukha ng balat nito ang damit ni Tanding na kanyang dinisenyo. "Tanding!" bulong ni Eli. Dagli siyang tumalon sa dagat at lumangoy palapit sa kinaroroonan ng dambuhalang isda. Sumabay siya sa paglangoy nito. Hinaplos-haplos niya ang dambuhala at napagtantong napakaamo nito, gaya ng kanyang kaibigan si Tanding. Mula noon, laging nakikita ang nasabing dambuhala sa dagat. Ang mga tao ay lumulusong sa dagat at nakikipaglaro dito. Lahat sila ay naniniwalang si Tanding at ang dambuhalang isdang iyon ay iisa. Sa kasalukuyan, ang mga Butanding ay madalas na nakikita sa karagatan ng Don Sol Sorsogon. Ang Butanding ang tinaguriang pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang mga Butanding ay pinoprotektahan ng mga mamamayan ng Don Sol, ng mga Pilipinong nagmamalasakit at ng mga dayuhan upang hindi maubos ang mga ito sa karagatan. Marami sa mga turista ang naaaliw sa malaki pero napakaamong dambuhala na tinaguri ang likas na yaman ng karagatan.
Ang sino mang makakita ng Butanding ay hindi dapat matakot dito dahil gaya ni Tanding, ito ay mabait na maaamong nilalang ng Diyos.